sobrang lamang ng draw gaming for that game, naging close. Masyadong pero one-sided. Masyadong one-sided. Ang daming nagugulat ngayon sa draw gaming dito. Kasi bagong squad, tapos ganito kaagad yung galaw. Tingnan natin. Talagang kung baga makikita mo, may potential. Oo, tingnan natin kung ano galaw nila ito talaga sa best teams na siguro talagang... Kasi DK to eh. Demon Kings yata to, if I'm not mistaken, or maybe I might be mistaken on that one, coming from the Digital Devil Squad. Pero now they are under the Barak X organization. Imagine, kilala ko tong Barak X din. So, hindi rin biro yung dinadala nilang pangalan dito. Oo, malalaki. Mabigat-bigat yung dinadala nilang pangalan dito. Kasi hindi ka naman ma-sponsor kung ano eh, di ba? Hindi ka naman kukunin kung wala kang potential talaga eh. Kung basta-bastang team ka lang naman, indeed, syempre indeed. Dito. Pero dito sa ating draft, we have Duro Gaming on the side of the blue side and Barak. Barak's DK on the side of the red side. Pero grabe, yung mga ban na naman natin dito. There goes Aldous, there goes Lunox. Lunox. Mga bagong-bagong hero. Classic lang. Again guys, for the information of you pala, sa mga nagtataka, siguro yung mga paborito, si Leslie dito, legend sa Epic. Wala. Legend sa Epic, tsaka sa Grandmaster rank. Yan, Leslie. Or Master rank yata. Hindi po pwede gamitin ang mga tulad nila Leslie, Vexana, Gatot Kacha, and Zask. Yan, may mga bug yan. Tsaka yung bagong hero din, hindi rin pwede gamitin ngayon. Nakaban po sila. Oo, kasi masyado pa sila... Hindi pa kasi natin kailangan alam. Kailangan pa nila ng changes. Kumbaga. May changes dun sa kanila. Tapos ang nangyari na yata, on the latest update, there are discovered bugs dun sa mga mention nating hero dito. Yung bagong hero, normal naman yan po sa bagong tournament. Pag may bagong hero talaga, hindi yan ginagamit kasi hindi pa siya nabibigyan ng cooking time, hindi pa siya nilitest dito. And we don't want those kind of bugs na makikigulo sa integridad ng ating tournament. Ipapasok agad, diba? Kasi pag mga bagong hero, hindi pa nila alam kung ano yung baka may kulang or baka may sobra. More likely overpowered. Yes. Pag mga bagong hero. Yung problem dito, diba? Iba kasi, malaking bagay ang nakastake dito sa ating laro. Kasi, eto na, parang yung Maring Yasuo. Kasi kung sino talaga yung magwagi dito, pro player na, kasabi na talaga sa regular season natin. Kumbaga, desweldong professional players na to. Dito na yung papasok na official. Official ka na talaga. Kasi ito, qualifiers pa lang to eh. Number 2 of the online qualifiers out of 3. Going back into the picks here, aside from that, sino nga itong bagong-bagong hero na to, yung nang one hit, na nakaban? Yung first band dito ng Duro Gaming. Aldous yan. Si Aldous. Nakalimutan ko. Nalilito kay Claude tsaka kay Aldous. At saka si Lina Gomez yung pinalo-up na band si dito. Selena Rather, Gomez, Claude will be banned here by Barak's DK. And for the priority picks, it will be Aggrok. Actually, pumasok pa sa second rotation dito yung pick ng Chu. Quite surprising kasi usually pina-first rotation pick ang Chu. Yan. And we got the Martis and Gusha naman para sa side dito ng Barak's DK. So far, medyo nagkaroon ng drop and priority pagdating kay Lancelot. Laging napipili na lang si Lancelot pagdating sa second rotation ng picks natin dito. And it'll be secured here. Minsan nga pinapang third rotation para Kaya will be a good synergy with the Lancelot. Kasi kapag na-divine judgment ka, pag nahila ka nung Kaya dito. Nahila ka talagang... Hindi ka makakaalis agad-agad eh. Susunditin ka pa ni Lancelot. Yung damage ng Thorn Rose dito, yung Thorn Rose kasi yung tatlong Lancelot yun nawawala. Yung bukod sa pang-dodge balls na, ando pa rin yung damage. Yung damage. Pero imagine na meron na silang Lancelot dito and then meron pa silang Gushion. Gushion yan. Grabe yung damage talaga na pwedeng maibigay kung sino man ang mahuli netong kaya natin. It's still a good target. It's a good pa rin to sa tulad ng isang Fanny. Pipiliin pa nga si Fanny dito. There is a good chance na pilihan na lang to ng Akai. Walang problema. That will be the Akai. Matic naman na yan. So, the thing about the Divine Judgment kasi it's a targeted spell. It can target the Fanny. Yep. It can lock down the Fanny. Okay lang din. They may have enough damage to shut down the Fanny. Pero Hindi na yung usually na pag may nag-Fanny, may saber agad. Pero this time, andyan na si Kaya. Kaya na yan. Kasi mas may maraming magandang damage dealer kaysa kay Saber dito. Yeah. Si Saber kasi ang ganda sana nung triple sweep. Diba? Yep. Instant lockdown. Ang problema, ang lambot. Oo, yun na nga. Lambot. Kasi kailangan niya pa din pumronta. Kasi kailangan niya humuli talaga. Ang vulnerable niya. Meron siyang pang Mamba out, which is yung charge out niya. Pero ito, yan, mga kaibigan, you can actually see the emblem sets here. Isa lamang yung nakikita natin. At di, tatlo! Usual meta, the Assassin Emblem sets dito. That provides you additional gold every time you get an assist or every time you get a kill. So kita mo rin na yung mga naka-Assassin Emblems natin dito are those that are holding the Retribution. Meta rin naman po itong mga skills na to. I think on the lower ranks, kailangan nyo maintindihan na napakagandang spell nung Retribution kasi... Mm-hmm. Kuha mo kaagad yung gold ng neutral creeps. Tama. Early gold yung gusto mong mahabol dito. And ngayon pa na medyo pinakunat ng mga neutral creeps natin. Yan, kaya kailangan mo talaga na damage agad, retrieve agad. As long as ma-takedown mo agad-agad itong creeps na to,
Pero kailangan mo pa rin talaga ng kasama. Kasi oo, unlike before, kaya mong isolo yung isang crate para makuha yung buff na yun. Mm. But this time, ang nakikita natin sa meta ngayon, talagang dalawa na silang nagja-jungle. Padalawa-dalawa, minsan ginagamit pa yung pang-cut. And yun pala, sa mga nagtatanong no, sa chat, medyo nasisilip ko yan. First things first, live po to. Yung napapanood nyo talaga, live ito. Po to. Sigurado yan mga kaibigan. And also, ladies and gentlemen, Bren Esports, ang Digital Devils, DD ni King Cosmos, no? Na Pro Gaming, tsaka Execration, which is Ops Gaming, yung top 3 po natin from the previous season ng MPL Season 1, hindi nyo na po sila makikita dito. Sa qualifiers. Kasi, qualified na po sila. Direct invite po sila. Ito talaga, qualifiers pa lang. So, itong mga teams na to, yung naghahabol doon sa tatlo. Uy, medyo nagkakatapikan agad dito sa may middle lane natin, ha? Dito sa game natin. Unang topic lang. Pero unang actually, Nagkahawakan na sa tenga. Ganun. Yeah, magkakahawakan yan sa tenga pag ano na eh, 1 minute mark, kapag lumabas na yung crabs natin dito, yung gold coin crabs. And of course, binabati natin si John Dalin here, mga pahabol shoutouts na lang dyan. Nag-post ako sa official community group ng ano, ng Mobile Legends ng isang thread para pwede nyo ilagay doon yung shoutouts nyo, kasi hindi tayo nagkaka-timingan ng shoutouts. Oo, kasi makapal-kapal yung delay ng stream natin, pero binabati natin ito si John Dalin here. MLS Life daw, shoutouts din po sa Johed niya. Hindi na siya makasali. Bakit kaya, no? Bakit wala na yung Johed? Basically, there are better tags. Meta. Medyo lumayan sa meta. Oo, pinahina si Johed. Well, yeah. Kung may kaja ka naman, kung may pang-initiate ka naman na ibang pang mga hero, yes. Pwedeng-pwede mo nang iwan yung mga dating nasa meta. Meron lang talaga na pasok pa rin sa meta as of now. Yes. But as of now, you can get a hero that is better. Joy is still good, guys. No, pero okay. For now, on the competitive scene, mas okay yung Kaja. Bakit? Mas solid. Merong lockdown. May lockdown si Johed. Uh-oh. Which is yung unstoppable force niya sa isang target knock-up. Tapos ang ganda rin nung ejector mechanic dito. But the thing about Kaja is mas mobile siya kaysa kay Johed, sa totoo lang. May smart missile movement speed si Johed dito. Pero si Kaja, just because of the charge, just because of the passive na available para kay Kaja. Kay Kaya, yung passive na available para kay Kaya dito, mas maganda yung mobility niya na binibigay kaysa kay, ano, kaysa kay Johed. Mapapansin nyo, bilang nakakahuli minsan ng Johed. Mm-hmm. Kay Kaja, medyo mas madali siyang ipanguli. At mas matagal yung mas crowd matagal. Control ng Divine Judgment kaysa sa Unstoppable Force. So, mas preferred siya kunin ngayon. Kaya may hero na mas better na i-pick, kumbaga, kung sa previous meta yan. Pero ito, mayroon mo nagkakaabangan dito sa may middle lane. Hindi naman. Tamang tachaan lang, no? Alam nila na wala dito sa mapa. Pag hindi mo nakikita sa mapa yung mga kalaban mo, baka nandiyan na sa tabi mo. Nasa damo lang yan, di ba, Mati? Oo. Kasi ang taas sa totoo lang, Mobile Legends, ang taas ng vision na pwede mo makita sa minimap ng Mobile Legends. Maliit na nga lang yan, compared to like MOBAs in PC games, yep. Kung saan bumabanlag yung mata mo, kakatingin sa mapa at saka sa mismong screen mo. Dahil cellphone lang ang gamit mo, ang dali mo kaagad mapansin, sino yung wala sa mapa. Oo. Kaya mapapansin nyo guys, 2 minutes, magti 3 minutes na nga ang lumipas, wala pa rin kill kasi wala rin kumukuha ng face check sa bawat mga teams natin dito. Although, maring Yasuo, may convergence na nangyayari konti doon sa side, bottom lane that is, malapit sa turtle. What? Teka lang, papasukan nila agad at mga first blood na ngayon mangyayari dito at the bottom lane with carry. Dying in the hands of Gusion dito. Hindi maganda kasi ano eh, yung carry pa mismo, priority hero. Priority target. Kailangan na face check pa, no? Talagang inabangan dito sa may kanto. Pero ito, after the kill on carry, they're gonna be taking the turtle as well. Pero may kocontest pa rin naman sila dito ng Duro Gaming. Pero hindi sila papayag para sa barak. Kung na lang yung buhay dito ng turtle. Paunahan nila, turtle nila. Pero with that, red 3, pinatay na nila dito yung turtle. And napabuhiyan pa nila dito ng Brock. He will be dying as well as Harley. Grabe, nakakadalawa na dito si Gusion. Mga kaibigan, 0-3. Yun nga, mga kaibigan. Bantayan nyo na din na yung 0-3 na yan. Kalayer pa yung turtle na kuha ng Barak dito. So, mas methodical. At mukhang mas may disiplina sa laro. Ito ang Barak natin. One love. Ahabol pa ba? Hindi. Tingnan lang nila makuha dito si Chow. Kaso nasayang yata yung Hurricane Burgin. Dance. Maganda yung ginamang bait na dito ni paring Chu. And the thing about Chu is that akala mo may ayatarp yan. Pero ang taas kasi nung shield. Hindi naman mataas. Pero ang taas nung frequency o yung time na laging may shield si Chu dito just because of the Shunpu resets na nagagawa din syempre nung kanyang Jeet Kune Do last frame attack. Ayan yung sinasabi natin. Pero, yun, ladies and gentlemen, so far, at least si Durog Gaming, sama-samang pagkilos,
Tingnan natin. Nakakaramdam din dito si Lance. Eh. Alam niya kapag nag-overextend ka, huli ka eh. Medyo halata yung bait ni Lancelot. Actually, nakita niya nang naumalis yung mga kalaban dito. And ayun, naumuusli lang sa brush si Lancelot. Hindi gumagalaw dito. Nag-flicker ka agad. Pero Will the Dragon. Tamang takbo lang. Pero hindi nila mapapasukan yan. Yes. With the charge pa rin naman dito coming from Grock, makakapag-mamba out. Nag-flicker yung Chu. Maring aso. Pero hindi niya na-connect yung Will the Dragon. Teka lang, yung top lane natin. Na-zone nila dito sa top lane itong si Fanny. And huli ka Balbon. Pero dito sa may middle lane as wala pagdala naman ng kill para kay Harley coming from Garshon. But at the same time, mapakabawi pa rin naman dito yung side ng Duro Gaming with the kill para dito kay Gushon. Kaso 1-5. Maring Yasu. It's like ano eh, 5 minutes into the game. Yeah, 1 minute per kill. Tingnan mo, ini-ignore lang talaga si Kaya dito. Uy, top lane. Nagka-barrier dito but hindi naman nila mabablock off yung dadaanan lang. Hindi nila masyado sinasanto yung ano yung Ring of Order ni Kaya dito. Actually, masakit yan kapag nakakuha ng level. Although yung auto-attacks ni Kaya, hindi rin pinapansin. Napansin mo, di ba kanina, si Harley na lang talaga. Priority target naman yun. Pero dito kung bakit magandang tank talaga si Harley, si Kaya. Pwede niya lang talagang itapon yung sarili niya sa may mismong harap. He has a lot of insurance. Ang dali din niya nakakatakas. Napaka-mobile pang hero. Just to take note of the items, ladies and gentlemen, Secret here has the Bloodlust Axe now available para sa Martis natin. And Calamity Reaper din mula sa Gushon. Ang sasakit nito. Na naman sila dito ng another objective. Yeah. At nabiburst down pa nila and that would be Martis taking the turtle. Pero lalaban na sila dito. Do they have... They still have the HP para sa side dito ng Barak. Pero ito, Fanny, pumapasok na nagtatry magsasasayaw. Kaso, siya din yung hinahabol. Mapapatay niya ba dito si Akai? Akai will be taken down, I guess. And Fanny, continue pa rin sa paghabol. Or rather, patay na dito si Fanny. Killed by Martis. Solid yung ginawa ng Fanny dito. Of course, that's a big space creation na ginawa pa rin. 2-2 overall. Pero I think okay yan. That would work in favor of the Rogue Gaming. Hindi ko lang nabantayan. Sino nakuha na Turtle? So, ano pa din? Barak pa rin. Yun lang. Nakuha pa rin parang ng Barak's Turtle. Eh. Pero ganda rin ginawa ng Fanny dito. Downside pa rin yun sa Drug Gaming. Yeah. Kasi napatay yung Fanny nila as well as Kari. Yung Fanny kasi alam niya talagang sakripisyo marudo na yung kanyang gagawin doon. Mahirap na yung buhay dito ni Fanny. Nag-advance na lang siya eh. Tapos winalling niya, lahat nung ikot niya, pasok na pasok doon sa Akai. Although yun lang, parang masyadong parang there are better targets than the Akai though. Pero wala na eh, laban na lang para sa Fanny. Nandun na lang sa may red side jungle dito. Grabe na yung sakit oh. Even of that Lancelot. Hindi ko na, ano na kaya ang item na itong Lancelot? Baka naka 7-6 na yata to. Hey, teka lang. Mukhang nagsasama-sama na naman yung Barak dito. Grabe naman, pumasok na dito sa Resets dalawa. And punctured, and that would be a kill para kay Kaja. Si YB420 pala talaga to. Ito talaga yung DK din talaga. Classic mga galing sa MPL Season 1, kaibigan. Pringles, diba? Season 1 yan. Season grabe 1 yan. Yung ginagwardyahan nila. May Tori ba kayo? Meron kami ditong Akai, pero hindi naman nila na-zone out ang kahit sino na nandito sa may bottom lane. Pero lalaban pa rin dito yung Baraks. Hindi na. Tamang bantay lang. Tore na lang. Trabaho na lang. And that will be a tower saying goodbye na naman para sa side ng Duro Gaming. Hindi sila pwede lumapit eh. Kapag tinaw Sound Pounder, madali silang mapapasukan ng Hurricane Dance ni Akai dito. Ingat din sila eh. Wala talagang protection na pwedeng maibigay doon sa second tower. Uy! Walang protection si Kari at the top lane. Another kill na naman yan para kay Martis. 3-9. Maring Yasuo, yun yung dalawang pinakamasakit na membro pa dito ng Barak's DK. Pare, that was the Gushon, that was the Martis. Hindi pa pala binibilang. Sorry, meron pang isang masakit. Lancelot pa nga. Oo nga eh. Tingnan natin more dito sa matas. More on the damage talaga dito ang side ng Barak. Lineup nila is going for the burst. Curious nga ako anong synergy actually nung Fanny to the Kari combination eh. Parang masyado ng malambot yung composition dito nang pinagsama yung pwedeng Harley Kari, okay lang. Oo. Pero yung may Fanny pa, I'm not so sure. I think there's a need for an additional fighter. Kasi powerhouse, trio guwapo yung nakuha dito ng Barak's. Gushon, Martis, Lancelot. At saka, I believe nakita na nila yung Kaje. And then last pick, ito kasi si Fanny kanina, di ba? Yet they still went for Fanny after all. Yeah, that's the gold swing. It's actually steeping in favor of Barak's DK. Medyo may time yun na parang nagpa-plateau siya. That was the time yata na naging 2-2 pagdating doon sa turtle side. Pero overall, and surgically, lamang pa din. Barak's DK, just approaching this game. Ngayon, ang kailangan ng Durog, well, there's an advice, of course, Matic naman yan, sama-sama na, pero hindi lang pwede to. May nadudurog yata na ba to dito, pero nakatakas pa rin naman dito, itong si Grock na bottom lane. Tingin ko, tatrabahuhin na lang dito ng Barak's, pero ito, huwag kayong mag-audition. Huwag kayong pa-isa-isa. Pero talaga. There's gonna be the jam, naipit na nga dito sa may pader, huli ka Balbon, at kulong ka na din. Tinry pa niyang tumakbo, pero with the kagat, oo nga, naabot. Dulo-dulo. Dulo sa dulo talaga. Naka-ready na yung Ashura Oro dito, kasi makunat-kunat naman talaga yung Chu, pero grabbing entrapment, isa sa mga pinakamalaking
crowd control ang Hurricane Dance. Nila dito itong si Akai. Wala na yung Hurricane Dance, pero na-chingas pa rin naman nila dito si Carrie. Oh. And buhay na buhay pa si Akai dito. Umarap eh. Umarap, men. Wala sila magawa doon. Medyo pumronta dito si Carrie. Hindi naman siya ang tanke. Siya pa yung napitas. Biruin mo, papasok ka ba sa apat nang manipis ka? And then, up na yung Lord. They can definitely take this Lord para sa Barracks DK na pwede naman sila i-contest dito ng Durog Gaming considering na cooldown pa itong Hurricane Dance natin. Pero pa-up na rin yan. Hindi na rin sila nakahabol dito. Mm-hmm. Wala nang enough time. And even though papunta na sila, OTW na, kaso on the way, pero masyado na yung damage dito coming from Martis, coming from Lancelot, and even Gashu to take this Lord. Enough na enough. First Lord parang naman yun. Mukhang maagang hapunan natin dito, Yasu. Oo nga. 3-11, and right now, even this Martis will be building up tank. Meron ang ating shield available para sa kanya. Just so he can dive. Kakagulo na naman dito. Another dive na naman. Pero nasusone out nila after the Magic Circle. Patay na dito. Itong si Kaja, pero at the same time, napatay din naman ng Lanas na una itong si Harley. Kaso habol pa rin ba dito si Akai? And a killing spree kay Garth. Hello? Tamang chingas sa may likod. Naku po, nag-iwahiwalay dito yung side ng Durog Gaming at nadurog sila. Nadurog talaga sila. Sila sinong, ang tunay si, sino, nadurog dito. Sinong pwede dumipensa din doon sa Martis na nagpo-push sa may top lane side? Do take note that after ushering this minion scene, andun nga si Carrie. Pero, well, pwede niyang, eto masama, ba't di sinamahan ng, ng Barracks yung Lord? And then we go for the push on the bottom lane? Pwede or maybe mid lane? Pwede naman sila mag-split push dito eh. Kumbaga, try lane yung ipapressure nila. Try lane, mapapatay pa nila tong isa na to. Inikutan dito sa may gilid na nai-zone nila dito sila. Kaso napakakunat ang bato. Napatay pa nila dito ito si Akai. But in exchange, makukuha pa rin naman yung kill dito ni Gashon. Although medyo surety na ang panalot lamang dito ng Barracks Gaming. Just to give you an idea, guys. Bakit ganun? Ba't parang dalawa-dalawa naman yung pumapalo naku dito kay Grant? Teka lang, oy, ha? Nahuli yata dito si Gushon. Kaso, na-i-pushback, na-ipalitaw itong si Secret, pero he's trying to run away with this Martis. And hindi na inabol. Kanina dito si Kaya. Kaya mo nga ba? Andiyan ay Magic Circle. And sinampal. Pero sure as Ara, defensive lang yan. Pero hinatak dito, pabalik. Si Cho naiiwan nandito. Naku, bumalik lang kung Lancelot will be taking that kill. Yeah, may Lancelot eh. At yung Grant kanina, Miss Yasu, ang Grant kasi may passive yan. Pag nakadikit yan sa pader, may bonus movement speed, may bonus defense stats din yan. Kaya talaga hindi yan basta-basta rin mayaya tarp coming in from that Hurricane Dance of that Akai. Pero, maraming aso, wala nang natitirang Tori dito. Wala na nga. Ang ganda nung ginawa nilang tactic na iniwan nila yung Lord sa top lane and then si Martis nasa middle lane and the rest of them nasa bottom lane. Even though nabawasan sila ng isa doon. But, naugos na yung mga inhibitors turret na itong side ng Durog Gaming. Happy. And paubos na rin yung buhay ng nila dito, ng throne nila dito. Punasok na nga dito ng Barrack etong Durog Gaming and na-zone pa nila etong isa. Mukhang madudurog ang bato, nadurog na nga yung bato by Kaya. And kaya nyo pa ba? Yun ang tanong. Andito kaya nyo pa nga ba na pabang ng si Charlie? Oh, andito na si Gushon. Uy! Teka lang, man. Hindi na ipasok lahat ng blades neto pero enough na ba? Puro sila low health. Puro sila low health. Yeah, pinipilit na lang ito ng Barracks. Actually, tambayers sa may mismong base. There are siege creeps pushing against the throne. The siege creep, the throne is really low, pero the siege creep, teka lang. Nag-redirect. Makakapag-dep pa rin naman. Mabubuhay pa. Pero nauubos dito yung buhay ng Barracks. And isa-isa lang. Teka lang. Dalawa na lang natitira dito. Mauhuli pa yan nila dito si Gashon. Gashon na medyo malikot yan. Hindi na nila haway pa, mga agaw pa. Kinuha pa. Teka lang, nandao natin dito na Teka lang, Sir Chief. Ganun. Para sa carry natin. And again, yung siege creep was pushing against the throne. Although yun, nataya yung siege creep dito ng lane minions. That was almost in kill range. Actually, apat na hit na lang mula dun sa siege creep. Basag na sana yung throne. Ang problema, pag tinira kasi yung siege creep ng normal na minion, magre-redirect. Mag-iiba ng target. Mag-iiba ng target yung, siege creep dito. Kaya na sana ng siege creep. Kaya na sana. Barrack, hindi din sila nag-commit. Hindi na rin sila makalapit sa throne doon. Yeah, even though, sabihin natin, makatira silang lahat and then this throne will be just bursted into pieces. But lahat, pare-pare silang low health. Pero ito, ang masama para sa side ng Barrack, huwag naman sana silang magmaasim ng ganyan kasi pwede sila habulin. Isa-isa. Ayan, nag-audition. Mahuli pa nga dito. Ito si Gushon. Even though muntik-muntikan niya mapatay itong si Carrie. Masyado daw magaling eh. Kaya mag-solo eh. ganun. Tamang bigyan ng Chris dito. Yung immortality available here for Secret on Smarties. Oh yeah, hindi impossible yung comeback mechanic Mobile Legends. Oo, kumbaga kahit durog na, pwedeng mabuo pa. Diba? Remember that sa Carrie. Pero ayan, remember I'm an Akai as well, na i-take down nila dito si Carrie. Problema yung kay Carrie, ba't lagi siya nag-iisa?
Yeah, that's the question din. Kanina, kaya rin hindi basta makapush yung Barrax. Ang marami yung buhay was of their tank. Oo. Pero yung damage dealer sa likod, si Lancelot, bawas na bawas, hindi siya ganun kalibre na mag-dive lang ng basta-basta. Uy, taga lang. Uy. Naikutan itong si Grock at na-focus fire ng tatlo. Hindi na rin siya sasamahan ng kasama niya pero nakapag-charge out pa. Ah, kay... nakakahabol pa ba dito itong si Kaja? Hindi naman nahila pabalik. Nandito pa rin naman si Cho. Kaso gabi naman yung haga dito. Tuloy na return rose na naman. Hindi ka namin titigilan hanggat hindi ka natuturog. Isang hit na lang and that would be a kill para kay Lancelot. Pero lalaban pa dito. Siyempre, yung Barrax, mag-isa lang dito itong si Cho. Nasaan yung makasama mo? Pwede hindi pa, pwede pa? Buhay pa? Pwede pang depensahan nga dito. There's gonna be the magic circle being let go. Kaso buhay pa rin naman dito si Kaja. Yeah. Hindi yung Fanny na yan, may Blade of Despair yan. Teka lang, si Fanny, kaya niya naman dumistansya dito sa tatlo. Pare-parehas naman silang hinahabol dito si Fanny. But nakita at the same time, nakikita niya na naglo-lord dito yung dalawa coming from the side of Barrax dito. Naglo-lord. Pero si Fanny, teka lang, na-slow na at nahabol. Fanny will be dying in vain. Pero pumasok dito si Cho, Hurricane Dines, kaso nakapag-distance pa rin naman dito si Cho, the Lord has still napatay pa rin siya dito ni Martis. Kaso ito, retreat, hiwa-hiwala yung Durog Gaming. Nadurog sila isa-isa and isa-isa silang bumagsak. And I think that's a wipeout. Rather, nandun si Grock. Grock na lang yung natitira. Grock na lang yung natitira. Bato, ding ang bato, pero anong magagawa mo? Batong-bato na siya dito sa may mismong base. Wala na magagawa. Yan, nagpailaw ng embotido, pero mga kaibigan, that will be Barrax DK taking this game on against Durog Gaming. Durog nga. Nadurog. Durog nga. Nadurog. Wala tayong what we see is what we say. And again, just to review that one, I would give this play medyo masyadong meta yung sasabihin ko, pero I would really give this play.